Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at ginupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta namin ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalagay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdarana sila ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na tituloy mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya.
sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring iyong mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak. Na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig maghahari. Kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magalak kayo at magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapuputan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta, o gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Kahapon, pagbaba ni Jesus sa burol, ano? Kahapon, yun ang binasa natin. Umakyat siya sa burol, nagdasal siya doon magdamag. Pumili siya ng 12 mga apostoles. Tapos bumaba siya sa plain o yung patag na lugar at nangaral siya doon, nagpagaling din ng mga may sakit. Ito pong binasa natin ngayon sa Ebanghelyo, ang kanyang pangaral. Ito pong tinatawag na Sermon on the Plain. At mapapansin natin na mayroon siyang binabanggit na apat na mapalad kayo at apat din na sa aba ninyo.
Sinasabi po ni Apostol Pablo sa unang pagbasa, ano ho, na lahat ng bagay sa daigdig na ito ay mapaparam. Medyo malalalim ang Tagalog natin ngayon, ano? Mapaparam. Ibig sabihin, fleeting sa Middle English. Sa Modern English, ay di temporary. Ayun, yun lang naman. Ibig sabihin eh, lilipas din lahat. Lilipas at lilipas din ang lahat. Ibinasa po niya ito sa sinasabi naman ng mahal na pong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo na mapalad kayong mga duha ngayon sapagkat kayo ay paghaharian ng Diyos, yung mga yan. Sa aba naman ninyo, mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Ano ba ang sumasagi sa isip natin pag naririnig natin itong mga woes na ito? Woe to you. Nangangahulugan po ba ito na automatic na dahil mayaman ka ngayon, dadating ang panahon na maghihirap ka, yun ba ay matik na? Nangangahulugan ba ito na kapag ikaw ay tumatangis ngayon, dadating ang panahon na magagalak ka? Hindi naman siguro matik yan, ano, mga kapatid. Ibig sabihin, ng mahal na pong Jesus Nazareno, may panahon ang lahat. At maaaring ibinabasa rin ni Apostol Pablo ang kanyang sinabi sa unang pagbasa sa Ecclesiastes chapter 3, kung saan sinasabing sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. May sinasabi pa siya roon na ito po yung aklat ng mga mangangaral sa lumang tipan. May sinasabi pa siya doon na may panahon para magtanim, may panahon din para umani, may panahon para mabuhay, at may panahon para mamatay. Ngayon, mga kapatid, may sinasabi pa dito si Apostol Pablo na mahirap intindihin, ano? Sa bandang huli ng unang pagbasa, sabi niya, sa pagpapaliwanag pa ito, no? Ipinaliwanag niya pero mas hindi ko maintindihan. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, sabi niya, malapit na ang takdang panahon. So, ibig sabihin, hinihikayat niya ang mga taga-Korinto na to look forward, ibig sabihin, tingnan nang may pag-asa ang darating na panahon. May mag-asawang mamumuhay na parang hindi mag-asawa. Sinasabi niya, paano ba yun? Ibig sabihin siguro, yung mag-asawa na naging parang magkapatid sa kanilang pagtanda. Wala na silang sexual encounter. Namumuhay sila sa companionship sa isa't isa. Maring sinasabi din niya dito na ang mga nananangis na parang hindi nananangis. Paano yan? Nananangis ka sa iyong kalooban pero parang hindi ka nananangis. Hindi halata, ibig sabihin. Sa madaling sabi, you have come to terms with your grief already. Kaya mo na siyang dalhin. Nahawakan mo na ang iyong pakiramdam. Hawak mo na ang iyong sarili. Nagagalak na parang hindi nagagalak. Ito na yung tinatawag siguro natin na deep joy. Na kahit hindi ka maglulundag sa tuwa, kahit hindi ka humalakhak sa galak, alam mo sa sarili mo na may kagalakan ka sa iyong puso. At marami pa siyang binabanggit. Ano bang ibig sabihin natin dito? Paano po natin ito i-appropriate sa ating kapanahunan ngayon? Siguro kung maitanong natin sa ating sarili at magkaroon tayo ng kaunting pag-check, nasaan ba tayong panahon ngayon? Kung naandito tayo sa
pagiging dukha. Sinasabi ng mahal na poong Jesus Nazareno na mapalad tayo dahil naghahari sa atin ang Diyos o paghaharian tayo ng Diyos. Kung naandito tayo sa pagtawa ng walang pakundangan, pagse-celebrate ng walang habas at the expense ng iba, eh huwag tayong kakampante. Huwag tayong masyadong masanay. Dahil ganun siguro talaga. Hindi man ito direktang o matik na epekto o resulta, pero maaaring talagang may panahon ang lahat. Pag-asa ito para sa mga nagdurusa ngayon, sa mga naghihirap ngayon. Warning naman ito sa mga nagdiriwang ngayon. Ang banggit natin kanina at gusto ko lang bigyang diin, wag lang po tayong masyadong masanay na nananagana halimbawa. Alalahanin natin ang kasalatan. Dahil baka maaaring maubos din ang ating mga tinatamasa. Sa iba, maaring matagal pa bago maubos. Sa iba pa, maaring agad-agad nang mauubos. Pero wag din naman tayong masyadong masanay sa kasalatan at baka hindi na tayo umasa sa kasaganaan. Ma-defeat na ang ating hope. Masyado na tayong natututong humalakhak o tumawa sa ating miserableng kalagayan. Yun ho ang pinakamasakit. The greatest agony of all is to laugh in misery. Ay paano, Father, yung mga naglulundagan pa sa baha, naglalanguyan sa baha, tawanan sila at napakasaya, eh napakamiserable ng kalagayan, lubog na yung kanilang bahay, yung mga properties nila ay binahan na, eh bakit sila nakakatawa pa? Yun naman ang tinatawag natin, mga kapatid, na resiliency. Malakas tayo dyan, mga Pinoy. Hindi tayo agad-agad nagagapi o naigugupo ng mga ganyang karanasan sa buhay. Resiliency. Pagbangon, pagkatapos ng unos. Parang kawayan. Kamangha-mangha yung mga punong kahoy na matitibay, pero pag dumating ang unos, nababali ang sanga, nahuhugot ang ugat, natutumba. Pero katulad ng mga kawayan, mga mahahabang halaman, tumutungo lang sila. Pag nakalampas ng unos, bumabangon muli. Mga kapatid, umiikot ang buhay. Manatili lang po tayong nakakapit sa katotohanan ito para hindi tayo mag-drift away. Ano po bang ibig sabihin natin ng mag-drift away? Ito po yung sinasabi nga sa iba pang mga teksto na sinisiklot-siklot na lamang ng alon. Dinadala ng hangin kung saan niya ibig. Wala nang direksyon. Para hindi tayo mag-drift away, kinakailangan po nating maunawaan kahit papaano ang ating sitwasyon. At maunawaan na sa kabila o pagkatapos ng ating dinaranas ngayon, mayroon tayong pag-asa. Yung mga nagdi-drift away sila, yung mga nahuhulog sa siwang ng lipunan. They fall into the cracks of society. Hindi natin sila itinutulak doon, pero yung pag-give up nila sa buhay,
nahuhulog sila sa mga butas, nasisilat sa mga lubak, naiipit sa gitna dahil hindi makapagpasya, napapasadsad sa laylayan. Ang pagiging mapaladnawa ng iba ay hindi dapat at the expense ng pagiging aba ng iba pa. Ulitin ko lang po yun ano, para bigyang diin, maaga pa naman. Ang pagiging mapaladnawa ng iba ay hindi dapat at the expense ng pagiging aba ng iba pa. Ito po yung hanggat maaari ay pamumuhay, yun pong tinatawag natin na mutual coexistence. Kung nabubuhay ka, harinawa naman, nabubuhay din ako. Na hindi ko kailangang mamatay para mabuhay ka. Na hindi ko kailangang maging busabos para managana ka. Tandaan po natin mga kapatid na may dignidad ang bawat tao. Kailangan nating itaguyod ang dignidad na ito. Paano po ba natin masasabi na ito at taguyod na natin ang dignidad ng ating kapwa at ng ating sarili? Pag iginagalang po natin ang kanilang karapatan. At ang ating karapatan, karapatang mabuhay, karapatang itaguyod ang buhay na ito, karapatan na masustain ang buhay na ito. Ibig sabihin, para masustain ang buhay na ito, kailangan mayroon siyang hanap buhay na maayos. So, ibig sabihin, pag meron tayong kapwa-tao na parang vulnerable, pwede ko itong abusuhin? Wag naman. Naghahanap buhay yan. Igalang natin ang kanyang dignidad. Pwede ko itong hut-hutan? Wag naman. Pinaghihirapan niya iyan. Hindi iyan sa'yo. Wag mong kunin ang hindi sa'yo. Sa ganitong disposisyon nawa tayo mga minamahal kong kapatid at kadiboto, dalhin ng mga mapalad na ito at mga saaba ninyo. Mga warnings, mga babala, mga senyales sa pagtahak natin sa matuwid na landas ng buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kinikilala po namin na kayo ang nagpapala sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat po tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso. At sa bawat pagdalangin ng atin pong tugon, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian na naghihintay sa kanila,
Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, walang sawa nating iakyat sa krus at ilapag sa dambanan ng Nazareno. At lakas loob tayong humiling sa Kanya para sa ating mga personal na kahilingan at yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagsisimba natin dito sa Quiapo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan niyo po ang aming mga hinaing, naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin, sapagkat ikaw ay aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo at kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. My soul is thirsting for you, O Lord. My soul is thirsting for you, O Lord, my God. O God, you are my God, for you I long. For you, my body yearns for you, my soul thirsts like a lamb, parched like breast, and without water, my soul is thirsting for you, O Lord. My soul is thirsting for you, O Lord, my God. So I look to you in the sanctuary to see your power and your glory, for your love is better than life. My lips offer you worship. My soul is thirsting for you, O Lord. My soul is thirsting for you, O Lord, my God. I will bless you as long as I live. I will up my hands calling on your name. My soul shall save your darwish banquet of praise with joyous sleeps. My mouth shall honor you. My soul is thirsting for you, O Lord. My soul is thirsting for you, O Lord, my
Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming inanyayahan mong magsalo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at binubuhay. Pagindapatin mo rin kaming makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Masbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.